Rainy. Nagugulo pa rin ang kalabaw, ngunit hindi niya alam na hindi na niya makita ang pagsikat ng araw sa pamamagitan ng video na nakikita natin. Hinawakan niya ang tuol sa tuktok ng pangunahing layunin upang subukang makita kung lumipat ang kalabaw. Kung lumipat ito, tatama ito sa leg ng kalabaw na hindi magiging masaya. Matapos ang ilang mga pagsubok, nalaman niya na walang problema na pagkatapos ay bumagsak ang tuol. Ngunit ang lakas na ito ay tulad ng hindi ito kumakain. Ang buffalo ay walang reaksyon na maaaring isipin na ang iniisip ng kalabaw ay maaaring magbigay sa akin ng mas mabilis na sakit. Halos banta ito ng isang martilyo, kung hindi siya gumamit ng martilyo upang patayin ito, marahil ay namatay ito sa sakit. Maaaring ito ang unang pagkakataon, kaya may kakulangan ng karanasan sa pagpatay sa mga baka kung ito ang pangalawang pagpatay o isang string. Ang mga mata ng butcher ay hindi pa rin nahuli. Dahil ang application ng pamamaraan ng martilyo, ang ulo ng nakapirming baka ay din ang pinakasusi. Upang ang kalabaw ay tumayo ng matatag, ang haba ng mga leses ng ilong ay gumaganap ng isang pangunahing papel upang paitiin ang distansya sa ilong. Sa ganitong paraan, ang nakatali na ulo ng kalabaw ay maaaring ma-attack sa lupa upang hindi nito makita ang paggalaw sa itaas ng ulo ay hindi tumatakbo dahil sa takot. Pagkatapos nito, ang buffalo killer sa harap niya ay natanto din ang problema pagkatapos ng revisyon. Ang epekto ay talagang mas mahusay kaysa sa dati. Pagkatapos nito, nakikita niya na inayos niya ang kanyang posisyon sa ibang pagkakataon na may lakas ng maraming tao, ang kalabaw ay inilagay sa lupa. Sa ganitong paraan, ganap na natapos niya ang buhay ng kalabaw. Dapat sabihin na ang kalabaw na ito ay hindi mapalad na magtapos dito pagkatapos ng panunood ng video. Sa palagay mo ba ang ganitong paraan ng pagpatay ay malupit, nag-iiwan ng isang mensahe sa ilalim ng puna? Tingnan muli.